Dahil wala pang pasok si Kailian, kaya naman ito magkasama muna kami ng aking asawa dahil nga may lakad kami mga Kailian. Sinadya talaga ng asawa ko na hindi pumasok for today dahil nga nagpaalam siya sa kanyang customer. Yes mga Kailian, dahil hindi pa nagdadrive ang inyong Kailian, kaya naman kailangan niya akong samahan doon sa aking pupuntahan. Saan naman ako pupunta ngayong araw mga Kailian kasama ang aking mahal na asawa? Syempre mamaya sasabihin ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo sa pinakadulo kung saan kami pupunta at bakit. Habang hindi pa tayo nakakarating sa aming pupuntahan mga Kailian, ayan o, ang ganda ng daloy ng trapiko, diba? Tumasabay yung trapiko sa agos ng panahon, napakaliwanag at maaliwalas yung langit mga Kailian. Anyway, dito naman kasi mga Kailian, hindi naman yung as in na natatraffic talaga. Yung tipong parang sa Manila na bumper to bumper na halos hindi na umuusad yung traffic. Nagkakaroon naman ng traffic dito pero minor lang at umuusad pa rin yung mga sasakyan. Maliban na lang kapag may grabing aksidente kang nadaanan na hindi umuusad yung trapiko, pero saglit lamang yon. Naalala ko tuloy nung nasa Manila ako papunta ng Manila International Airport. Yung 30 to 45 minutes sana na biyahe mo papuntang Manila International Airport naging 2 hours. Buti na lang talaga nag-adjust yung sinakyan kong airline tapos nag-adjust siya ng 1 hour late. Kasi kung hindi nag-adjust yung departing time ko, ewan ko na lang, baka naiwan na ako ng eroplano. Maaga naman ako umalis sa hotel na tinulugan namin, kaso nga lang pagdating ko sa airport, Diyos ko, ang haba pa rin ng pila doon sa unang pila. Tapos syempre pagkatapos mong ipakila yung mga gamit mo, dadaan ka ulit sa custom, yung andami ulit pila doon mga Kailian, tapos ang tagal umusad din. Pagkatapos ng mahaba-habang linyahang nakatayo ka na nakasapatos doon sa custom mga Kailian, abay syempre pipila ka ulit doon sa may x-ray machine, tapos tanggalin mo ang mga sapatos mo, ipausok mo doon yung maleta mo, pati mga shoulder bag mo, tsaka ka ulit makakapunta doon sa boarding area. Buti na lang talaga mga Kailian, alam nyo ba, naka-medyas lang ako tapos parang flip-flop lang yung suot ko, o diba, listo ako. Tinanggal ko lang yon, hindi ko na problema isuot pagkatapos kong ipausok sa x-ray machine. So ayun na nga mga Kailian, mukhang malapit na tayo sa ating destination. Yes, malapit na nga po tayo kung saan kami pupunta ng aking asawa. Anyway mga Kailian, pupunta lang naman kami ng aking asawa doon sa Tampa kung saan ko ikiklaim yung napa nalunan ko sa scratch off. Mga 2 day after ko kasi dumating dito mga Kailian, nagpabili ako ng worth $40 na ticket sa aking asawa. Sa kasawiang pala, $10 lang ang pinanalo ko at nung $10 na yon mga Kailian, binili niya ako ng crossword puzzle na tig $5. And then nga, nanalo nga ako mga Kailian sa huling ticket na ini-scratch ko. So ayun na nga mga Kailian, malapit na talaga kami. Maagang pa-birthday sa atin ng mahal na Panginoon mga Kailian. Thank you Lord sa bless. Ang dami-dami talagang blessing. Nakauwi ako sa Pilipinas, kasama ko yung pamilya ko. Pagbalik ko dito, ang daming gulay. Back and forth travel ko, nakauwi at nakabalik ako nang safe. Maraming salamat din sa pa-birthday mo, Lord.